Chris, Jazz, at marami pang iba. So, thank you for being there. So, actually, kanina pa dapat tayo mag-vlog. Kaya lang, galing po ako sa police kung saan pinablatter o nireport ko si Lisa Ahas Araneta Smugs. Okay? Dahil napag-alaman ko, mga kababayan, na nagpapadala ngayong holidays ay nagpadala si Lisa Smugs ng mga tauhan niya dito. Hindi na lang natin papangalanan ang mga pinadala niya dito, pero isa sa nandito ngayon ay si Melquiades Robles ng PCSO. Okay? At napag-alaman natin, mga palangga, hindi natin alam kung ang ginamit ba niyang pagpunta sa Amerika ay ang regular passport niya o ang kanyang diplomatic passport. Kasi pag diplomatic passport, pwede sila magdala ng perang sandamakmak para ibayad sa hitman o sila mismo ang hitman. At kapag na-target nila ako, ay lilipad sila pabalik ng Pilipinas. Alright? Mm-hmm. So, ganun. Napag-alaman natin, mga kababayan, mga palangga, na hindi lang iisa ang mga nandito ngayon na mga taong gobyerno ni Lisa Smugs at may dalang huge amount of money. Wow! May malaman ng taong bayan at ma-preempt ang kahayupan ng babaeng ito. Tangay na ka, pinablatter na kita. Nireport na kita sa dito sa Amerika ngayong araw. Inireport ko, mga kababayan, ang pangalan ni Lisa Smugs at lahat ng mga possible niyang, mga posible niyang gagamitin na tao. Hindi na lang natin sila babanggitin ang pangalan, pero mahaba ang listahan ko na nireport po natin kanina sa Los Angeles Police. Okay? Na kapag may nangyari sa akin, okay? At ang napag-alaman kasi natin, mga palangga, na impormante galing sa ating Puting Ahas sa Pilipinas, mga kababayan, ay nagpapa-surveillance dito si Lisa Smugs. So, hindi natin alam kung sino sa inatasan ni Lisa sa dami niyang pinadala, kung sino ba ang magbabayad sa hitman. Si Melquiades ba? O kung sino pa man? Okay? Kasi hindi lang isang tao ang nag-confirm sa akin na may mga nagbabakasyon ngayon dito sa Amerika. Bakit ka magbabakasyon? Actually, isa yan sa statement ko kanina sa police na sinasabi ko doon na ang mga, like tayo mga Pilipino, pag Pasko, di ba? Pasko, Disyembre, di ba? Dapat nasa mga pamilya natin tayo. Itong mga taong inutusan ni Lisa Smugs na what? Magbakasyon? Mag-hire ng hitman? At kung ano pa man? Ang pamilya nila ay nasa Pilipinas. So, in-explain ko ito, mga palangga. Kasi, isa dun sa mga question, yung suspected, you know, yung, ano yung mga suspected crime, okay, na pwede niyang gawin sa akin. So, inilitan niya ko doon, mga palangga, actually, sinabi ko doon sa akin report na napag-alaman ko, galing ito sa informante ko, sa aking mga Puting Ahas sa Pilipinas, di ba? Na ito ang pwede nilang gawin. Naloka nga sa akin si na is this the first lady? Ang sabi ko, yes. So pinakita ko yung mga pictures namin, sabi ko I was their supporter. I supported them since 2015. So pinakita ko lahat yung information na in-invite nila ako sa kasal, picture, lahat isinalansan ko po sa police blatter ko, police report ko. Para kapag may nangyari sa akin, mga kababayan, alam ng gobyerno ng Amerika na wala akong kaaway dito sa Amerika, kundi ang gobyerno sa Pilipinas na kinikritisize ko. So ipinalawanag ko lahat kung paano ako nag-start na makilala itong mga taong to at na-amaze, you know, yung nag-asikaso sa akin na police na amazed dun sa mga pictures na pinakita ko. Naniniwala siya na hindi ako na nabubuang na sinasabi ko kilala ko ang First Lady Ahas. Sabi ko, here's our pictures during this, during that, da-da-da-da-da-da-da. Sabi ko, I went back home during the campaign, da-da-da. Lahat inipinilawanag ko, mga kababayan. Kasi ang pera ng bayan na ninanakaw ng buwaka ng inang lisang yan, okay, kayang kumitil ng buhay yan. At hindi natin sila bibigyan ng chance
nakikitili nila ang buhay ko ng ganun-ganun na lang. Kaya kailangan malaman ng buong bayan na ang kala mo yung buwakan ng inang Lisa na yan at si Kuting, si Marcos Jr. Akala ninyo ang drama nila ay baala sa mga paganyan-ganyan, pero gumagapang sila hanggang Amerika dahil gigil na gigil sila sa akin. Hindi nila ako kayang gipitin dahil hindi nila ako hawak. Dahil kung sa Pilipinas lang, ay kaya nila akong pugutan ng julo dyan, mga palangga. Dahil nasa kanila lahat ang power. So ngayon, nagpapadala sila dito ng magsusurveillance sa akin. At yan, mga kababayan, kailangan ninyong malaman at kailangan din malaman ng gobyerno ng Amerika, okay, ng mga polis, and even the immigration, I reported them. Nireport na kita, Lisa, tang ina ka. Akala mo, ha? Kahit first lady ka, inireport na kita sa immigration. Inireport ko na lahat ng mga posible mong alipores. Inilitanya ko lahat ang mga pangalan ninyo. Dahil oras, okay, na gumalaw ang mga kademonyohan ninyo. Recorded ito. Ito, naririnig ng buong bansa, buong mundo ang boses ko. At wala akong kaaway, mga kababayan, kundi ang pagkikriticize ko sa hinayupak na gobyernong itong sinuportahan kong binudol kayo. Ito ngayon ang ganti nila sa akin dahil hindi nila ako kayang bilhin. Naalala nyo, nung, you know, kinausap ni Smugs si Taberna para kasuhan ako, di ba? Kaya kasuhan ako dyan sa Pilipinas. Kasi gusto nila akong gipitin. At ngayon, pinapagana ng buwak ang inang babaeng yung hayop na yan. Na dapat wakasan nyo na, Pilipino, nagpapapunta ng mga tao dito para mag-surveillance, mag-stalk. Actually, stalking is, you know, punishable here in the US. So kung gumagapang kayo pa ilalim, okay, inireport ko na kayo lahat. Inireport ko na ang mga pangalan ninyong lahat. Inilatag ko na lahat ang mga posible mong gagamitin, Lisa Smugs. Akala mo, kaya mong bilhin ang lahat ng tao? Pwes, hindi mo mabibili ang lahat ng dito sa ng tao dito sa Amerika. At ano, magpapadala ka dito ng hitman? May bitbit na huge amount of money gamit nagkukubli sa diplomatic passport, diplomatic immunity? Ha? Akala mo magwawagay ka, buwa ka ng ina ka? Dan oras na may mangyari sa akin, alam na ng taong bayan na ikaw ang demonyo. Okay, but hindi ko kayo hayaang magwawagi, mga kababayan. Hindi natin hayaan ang mga hayop na ito. So kung pagapang sila na parang ahas, Swiss ahas yung mga yan, pumupunta sa Amerika at naghahanap ng what? Hitman? O sila na mismo ang titira sa akin at lilipad pabalik ng Amerika? Pwes, Lisa, hindi ka makakaligtas. Akala mo kahit magwagi ka sa iyong kahayupan, makakaligtas ka sa krimen na gagawin mo? Hindi ka makakaligtas sa Diyos at sa bayan. Dahil dyan sa krimen na ginagawa nyo sa Pilipinas, hindi ka makakaligtas. Tusukin mo hindi na, Marlika. Sabi ko kasi ilulubog kita sa Kumonoy. Yes. Hindi correct. Ko hahayaang magwagi ang kahayupan nyo ni Kuting at sampo na mga smuggler at polboronic mong kasabwat. Dahil imagine ninyo, mga kababayan, may pinalabas sila na itong nahulihan ng pangpa-jarbog na si Amit Chandiramani na may property dito sa Malibu. Oh, maaring what yan ay may mga contact dito na mga tutorial sa Amerika. It's okay. Lalabanan kita. Lalabanan kita. Wala man akong billion pesos. Wala man akong pera, mga kababayan, pero lalabanan ko sa katotohanan, lalabanan ko sa tama yung hinayupak na babaeng ito. So ngayon, mga kababayan, yan, dahil galit na galit sila sa akin, dahil nailalabas ko yung mga impormasyon ng pagnanakaw nila. Okay? Natatakot sila sa video, sabi ni Mickey Bad Girl. Kung di ka naman noon sira ulo, kung di ka ba naman mudlo, you know, budod, lahat ng kaibilan nasa iyo na. Wala sa akin ang video. Nandyan sa tabi-tabi mo lang. Oh, wala sa akin ang video ng polboroni Kuting. Kahit ano pang gapang mo dito sa Amerika,
Magpadala ka ng mga tao, gagamit ka ng mga tao, maghaharas sa akin. Kahit pigain mo ko, walang video na iluluwa ko. Dahil nasa tabi mo lang, maaring kamag-anak mo ang mayawak ng video. Yan, clue yan. Kung di ka ba naman syunga, yung Polvoronic video, mga palangga, hindi lang, marami ang may hawak na nito. Mm-hmm. Maaring kamag-anak mo, Lisa Smugs. Ganon. At kaalyado mo dyan. Kaya huwag mong hinahabol-habol ako dito sa video, ano, magpapaano ka? Magpapapategi ka dito? Hmm. Yes, Mercy, inireport ko na po sa police kanina. Supposedly kanina pa tayo mag-vlog. So I spent time para i-blatter ang lahat ng kanilang mga pangalan. At number one si Lisa Smugs. Nilitanya ko lahat. Lahat ng pwede kong ilitanya. Sinabi ko sa kanila na kapag may nangyari sa akin, walang iba kundi ang tumegi sa akin ay si Marie Louise Cacho Araneta Marcos, the First Lady, the Ahas of the Philippines, and the President Marcos, Ferdinand Marcos, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sila. At wala nang iba. Akala makakaligtas kayo, butanginan nyo. Tandaan ninyo, dito sa Amerika, kahit cold case, nasusold, hindi nabibili ang batas katulad dyan sa Pilipinas na binibili ninyo. May mga mangilan-ngilan, but dahil sa bunganga kong ito at kailangan ko expose sa taong bayan. Chris GB added, sabi sa wala, there will be a revelation next year. Marami yan, mga palangga. Akala mo, dahil superpower ka, dahil hawak mo ang gobyerno, dahil si Kuting ay under Desaya at hawak mo ang pera ng bayan, ay kaya mo akong habulin dito gamit ang pera ng bayan, nagkakamali ka. Sabi ko nga, kung kaya mo manggapang, ako hindi ako gumagapang. Diba? Straightforward. Kailangan ipaalam sa buong mundo na ikaw ay manggugurgur ng tao kapag hindi ka napagbigyan. Dahil hindi mo ako kayang bilhin eh. Walang katapat na salapi para bilhin mo ako gamit ang pera ng bayan. Hindi ako katulad ng mga aso, mga tau-tauan na tango ng tango sa kapututan mo, kabuturan mo, kapulburunan mo para lang umamo sa'yo. Hindi ko kailangan ng posisyon, hindi ko kailangan ng pera dahil kaya akong mabuhay at kumain. Hindi katulad ninyo. Ang pagpupulburon nyo ay kinukuha nyo pa galing sa pera ng bayan, jutang jinina ninyo. Ang ganda ng stick. Ng stick ni Maharlika, ha? Ano pa nga palangga? Polvoron. Remy, thank you. Kaya thank you sa mga prayers ninyo, mga palangga. So, marami dito ngayon na mga bataan ni Lisa Smugs na nagbabakasyon sa Amerika. So, sabi nga sa akin, ng aking informante, Miss Maharlika, mag-ingat ka. Dahil ang iba sa kanila nagdala ng huge amount of money. Wow. Okay, kaya paano ka makadala ng pera dito? That's immigration violation. 25,000, ilan ba? 10,000 pala, na 25,000. $10,000 lang. $10,000 lang ang allowed. Oh. Pero, I'm not sure lang kung ang ginamit is Philippine passport, the regular passport, o yung diplomatic passport. Kaya mga kababayan, alam nyo na na tinatarget ako ng mga buwaka ng inang to dahil hindi nila ako kayang bilhin. Hindi nila ako kayang bilhin para tumahimik. Sabi ko nga, isang beses lang tayo mabuhay sa mundong ito. Itataya ko na ang natitira kong buhay, hindi para ibuwis ang buhay ko, kundi para malugmok yung mga yan sa komunoy. Dahil sila ang nambudol, sila ang nagwalang hiya sa atin, sa inyo lahat. Bantay ka, Lisa! Ngayon, mga kababayan, sana ang video ni Kuting, wala nga sa akin palangga. Wala sa akin, ang clue, maaring nasa kamag-anak ninyo. Mm-hmm. Kaya huwag nyo akong dinadamay-damay dyan sa Polvoronic video ninyo. Unang-una, hindi ako ang humit-hit. Hindi ako ang suminghot. Hindi ako ang bangag. At hindi ako ang nagkuha ng video. Ang habulin mo, yung kumuha ng video, habang bangag na bangag si Kuting.
Correct. Hindi ako, wala akong kinalaman. Habulin mo mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo, mga appointees mo. Bago ka magurgor, mauna na si Lisa, sabi ni Florenda Fenwick. Palangga, kakampi natin ang langit. Right? Kakampi natin ang langit at kakampi ko kayo. Ang katotohanan ay nasa atin. Kaya kita mo ginagawa, di ba? Dahil gigil na gigil siya, naghahanap siya ng mga taong mangharas sa akin. Matagal nang gumagapang si Lisa Smugs. Naghahanap siya ng mga taong takutin ako at sindakin ako. At ngayon, itong holiday, ito yung worst. Nagpapadala siya ng mga tao dito para mag-stalk sa akin. Pangayna ka, akala mo matalino ka? Matalino ka sa panggagancho. Mas matalino ako sa'yo. Dahil nalaman ko ang kahayupan mo. Diba? Bakit ayaw mo ang kasuhan? Correct. Bakit ayaw mo lahat ng mga inaakusa ko sa inyo? Bakit? Takot ka? Diba? Takot ka, Lisa. Putangina ka. Lulubog kita sa komunoy. Kasabay ng taong bayan. Yung pagnanakaw mo sa kabanang bayan, pakikisabwatan mo sa Smugda, sa lahat ng mga sindikatong hinayupak ka. Pagkuha nyo ng pera ng bayan, kayo ang dahilan kung bakit may kagutuman. Lahat kayo. Akala mo matalino ka? Hmm? Ilulubog ka rin ng mga taong akala mo kakampi mo ngayon. Ilulubog ka nila sa bangin at sa kumunoy. Yan ang pakatandaan mo. Dahil hindi forever ang power mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, right? Kayo dyan sa Pilipinas, patatagalin nyo pa ba ang ganitong klaseng gobyernong ito? Nasayang ang boto, sabi ni Teresita. Tama ka talaga, Maharlika. Excited ko ako, sabi ni St. James Cedeno. Kailangan ilubog talaga natin sa kumunoy ang butod na yan. Ito. So dapat i-share nyo at sabihin nyo sa taong bayan na si Smugs ay gumagapang papuntang Amerika para what? Iligpit ako, takutin ako, sindakin ako, hindi ka magwawagi. O offeran ako ng... Sabi ko nga, walang katapat ko. Hindi na magwawagi ang offer mo kahit sino pang emisaryo ipadala mo. Kahit sino pang demonyo ang ipapadala mo dito sa Amerika. Okay? Walang katapat. Hindi kailanman mababayaran ang prinsipyo ko at ang pagduro ko sa inyo, pagdurog ko sa inyo. Lalo na pagdurog ko sa pulboronic ninyong gobyerno. Ito, mga kababayan. Actually, December 19 pa ito. Pag-usapan natin ito. Kaya galit na galit sa akin itong hinayupak na to. Dahil yung appointee niyang si Acuzar. Okay, remember si Department of Human Settlement and Urban Development, DHSUD, secretary na si Jerry Acuzar na nung nakaraan, nung December 2, kung saan umaten siya sa kasal nung anak. Di ba? Yun ay anak ni Jerry Acuzar dun sa Bataan. Remember that? Anak yun ng kanyang appointee, anak ng appointee ni Marcos Jr. Tama ba? Anak ng appointee ni Marcos Jr. na si Acuzar yung kinasal. Kaya ninong siya, so kumpare niya to, yung inappoint niya. Sino ito? Para lang ma-refresh ang inyong utak. Itong si Acuzar po ay, ang asawa niya ay si Maria Teresa Ochoa. Kapatid ng dating executive secretary ni Noynoy. Okay? So yan ang inappoint niya dyan sa sa DHSUD. Ngayon, sino ito? Si Acuzar. Siya lang naman ang may-ari ng San Jose Builders Incorporated. So ngayon, mga kababayan, nakarating sa atin, actually December to, second week pa to ng December, nung ating kababayan ay December 16 to be exact, ito yung date. Tignan na natin. Okay. Tungkol sa kondo niya. Teka lang. Tanggalin lang natin itong pangalan. May pangalan. Yan. Baka makita at baka gurgurin. Lumaban ka ng harap-harapan, okay. Lisa Smugs. Kaya protektahan natin ang ating puting ahas. Huwag kang gumagapang na manggugurgur ka. Miss Marlica, pakita ko lang sa inyo para makita ninyo yung sinasabi ko.
Ayan. Ayan yung message sa akin, Palanga. Basahin ko. Sabi dito, Maharlika, magandang araw from the Philippines. Isa ako sa condo unit owner na nabudol ni Acuzar. Dali-dali kaming pinatira sa Victoria de Manila. Pero hindi siya nag-disclose na wala palang occupancy permit galing sa Manila City Hall, ang condo na pinatira niya sa amin. Batikan na manluloko si Acuzar at kawawa ang mga nabentahan niya ng condo. Ipapasak, sabi nito, ipapasak ko pagkatapos ng message na ito ang notice of violation na binigay ng Manila City Hall sa kumpanya ni Acuzar na New Sanusi Builders. Hindi din mailipat ni Acuzar ang titulo ng condo ng mga buyers maski nakabayad na ng cash down na isinanla ng kumpanya sa mga bangko ang condo units namin. Okay? Siguro makaka-relate kayo dito kung kayo ay bumili ng condo dito sa San Jose Builders na to. Actually, mga kababayan, even si Roy ng Bagong Lipunan ay biktima ni Acuzar dito ng San Jose Builders noong 2012. Ang nangyari naman kay Roy, sinend sa akin ni Roy, sinend sa akin ni Roy yung cheque na pinagbayaran niya noong 2012. Ito mga Palanga, sinend niya sa akin. Okay, ano tong cheque na ito? Okay? Ito yung kay Roy. I hope makita. Ayan, nakita niyo yan? Oh, ayan o, oh, JLA. Oh, yan yung bank account. Under yan sa name ni Acuzar. Ano yung ano na yan? Ano yung pera na yan? But anyway, si Kaloy Roy ay bumili o kumuha ng condominium unit noong 2012. Kaso lang mga Palanga, napag-alaman niya the same story na yung palang condo na binili niya, mga kababayan, ay nakasanla or may pinauupahan. Okay? Pinauupahan. So, ibig sabihin, mga kababayan, yung panluloko nitong Acuzar na to, it's the same thing ng panluloko dito sa ating citizen, ng ating follower o ating kababayan na hindi nila, mga kababayan, hindi nila materhan ang condo unit, yung marami sa kanila, dahil nakasanda sa banko at hindi maibigay sa kanila itong occupancy permit. Okay? So ngayon, bakit ko sinasabi ito sa inyo? Para maintindihan nyo, in the past, mga Palanga, itong si Acuzar ay may kaso na ang kanyang kumpanya sa ombudsman. Actually, na-report na rin natin ito na nung panahon ni Noynoy, okay, dahil ang kanyang asawa, ang asawa ni Acuzar ay kapatid ng executive secretary na si Ochoa, ay walang habas na gumagawa sila ng korupsyon nung panahon ni Noynoy. At yan po, nasa online lahat yan ang sinasabi ko kahit i-Google ninyo. So nung time na yon, nung panahon ni Noynoy, mga kababayan, ay sangkot itong kumpanya ni Acuzar na ginawang sekretary ni Kuting sa DHSUD. At itong ahensya na ito ay conflict of interest sa kanyang negosyo. Dahil ito ay mga housing, di ba? Urban development. So by the way, going back dito sa kay Acuzar, nung panahon ni Noynoy ay nasangkot ang kanyang kumpanya dito sa issue ng PRC na PRC Chief Teresita Mananzala na pumasok sila sa magkasabwat sila sa kontrata. Ano yung magkasabwat na kontrata? Noong 2012, mga kababayan, okay, ang ginawa nitong ano na to, itong ginawa ni Acuzar at ng PRC ay what? Ang sabi ng PRC, kailangan nilang i-transfer ang executive office, kailangan nila maghanap ng marerentahan. At nahanap na nila itong pagmamay-ari ni Acuzar, okay? Ni Jerry Acuzar noong 2012. Ngayon mga Palanga, lingid sa kaalaman ng taong bayan, ito pa lang si Acuzar at itong PRC ay talagang magkasabwat na sila dahil bago pa sila nag-bidding, diba? Magsasabit ng bidding, hindi lang dapat isa, dalawa, tatlo, apat. Diba? Dapat maraming mga participant.
Lingid sa kaalaman ng taong bayan, itong si Acuzar na kumpare ni Kuting Jr. ni Marcos Jr. na inappoint niya noong 2012 ay nakipagsabwatan na sa PRC para rentahan ang kanyang Victoria Tower sa Quezon City na nagkakahalaga ng 12.2 million pesos kada taon and 3 years ang kontrata. Okay? And also meron pang hiwalay na 13.954 million pesos para sa pagbili ng mga equipments. So ngayon, mga palangga, lingid sa kalaman ng taong bayan nung 2012. Okay? Bago pala nagkaroon ng bidding itong PRC ay kontratado na, kasabwat na ang kumpanya ni Acuzar. Isa-shorten ko lang. Ang kumpanya ni Acuzar, kasi ang bidding nila is November okay. Ang bidding nila, mga palangga, ito is November 23. Okay? November 23 of 2012. Okay? November 27. So November 27, 2012, nagkaroon ng pre-bid conference para daw sa mga yung paupahan nga kung sino ang pwedeng makapagbigay ng mababang paupa sa PRC. So, lingid sa kalaman ng taong bayan, dahil ito'y 2012 pa na issue, isa-shorten ko na lang para mas maintindihan ninyo. Yan natin babasahin yung article. Days bago ang bidding, mga palangga, ay nire-repair na inihahanda na ni Acuzar ang kanyang Victoria Tower sa Quezon City para paupahan sa PRC. So, ibig sabihin, yung bidding na ginanap nila, palabas na lang yun. Kasi ganap na, ine-expect na ng PRC, hindi ine-expect, nag-usap na ang PRC at si Acuzar, ang San Jose Builders, na sure bull na sila na ang magre-renta dyan sa tower na yan, sa Victoria Tower na yan, sa QC na paupahan ng 12 million pesos kada taon. So nakita nyo, bakit kailangan ikwento sa inyo ang nakaraan? Dahil lingid sa kaalaman ninyo, baka hindi nyo pa alam, talagang ang ina-appoint ng minahayupak na Lisa Smugs na ito at ni Kuting ay may mga taong may bahid ng korupsyon. At ito ay nasa ombudsman. Hindi ko lang alam kung anong update ng kaso. Ibig sabihin, noong panahon pa lang ni Noynoy, ang executive secretary ay bayaw ni Acuzar. Ay gumawa na sila ng anomalya. Niloko na nila ang taong bayan, ang pera ng bayan na kunyari nagbidding-bidding, kunyari sa ganitong date, November 23 nagbidding, pero like weeks before that bidding, nire-repair na pala itong sasabing uupahan nila kasi kasado na ang panggagansyo nila. Nakita nyo? Bakit kailangan natin ikwento sa taong bayan ito, mga palangga? Kasi nakikita nyo yung history ng pambubudol. Pambubudol ng ni Acuzar at ni Kuting. Ngayon, nakita niya ng may history ng pagnanakaw katulad kay Mel Robles. Nakita niyo halos lahat ng inappoint ni Marcos Jr., ni Ferdinand Marcos Jr. aka Kuting Polboronic ay mga kawatan at hindi ako ang nagsabi niyan, documented yan, nasa mainstream media yan, kahit i-google niyo pa. Imagine ninyo ipagkakatiwala ang multi-billion pesos taxpayers money dyan sa DHS UD na yan, Department of Human Settlement and Urban Development, na noon pa lang 12 million kada taon. Okay? Ang kanilang kikitain sa what? Sa magkasabwat na kontrata with the PRC and itong si San Jose Builders. Ako ba nakadiscover yan? Hindi. Dokumentado yan, nasa ombudsman yan, nasa korte yan. Pinubuksan ko lang ang inyong mga isipan dahil ang daming nag-message sa akin na mga kawawang homeowners o mga condo unit owners, mga palangga, ito pa nga ang sabi ng ating report sa atin. Ito may video pa akong papakita. Actually, na hindi livable yung condo unit. Yun yung condo unit. Ito, tignan mo ito. Tignan natin baka makita yung pangalan. Ayan yung sitwasyon ng condo unit.
mga palangga na nerereklamo nila dito kay Apozar. Imagine nyo na hindi nila mapaayos-ayos, bayad na ang mga taong banyan. Yan yung stairs. Diyan sa Manila yan. Okay? Yan ang Manila. Okay? Ito pa. Grabe ah. Mga palangga. So nakatambak yung mga simento, hindi makadaan ang mga tao, yung mga homeowners, dahil hindi nila inaasikaso. Okay, another issue here, mga kababa, ito video. Paano ba yan? Ayan, pinapakita yung bulok. Ayan, mga bulok-bulok lang. Ayan, nakita nyo? Okay, pinakita na dyan sa video na yan, although medyo malabo, na bulok na bulok, at yung fire exit pala yon, yung fire exit pala yung pinakita ko. Ito, mga palangga. Okay, this is fire exit. Oh, VDM, Victoria Tower Condo Fire Exit. So, ito ba? Ito ba, kuting? Yan ba ang nilagay mo dyan sa DHSUD na mismo yung kanyang negosyo? Yung mga condominium units na hindi madaanan ng tao, tapos binigyan mo, dahil binigyan mo ng posisyon bilang isang sekretary, Lisa Smugs, hayop ka. Binigyan nyo ng pwesto, isang mabigat na pwesto as sekretary para hawakan niyang human settlement na yan. Pero hindi niya ma-settle ang issue sa sarili niyang negosyo. Even mga fire extinguisher, hindi gumagana base sa ating impormante. Mga kababayan, at ang mga ano pa, ang nakakalungkot pa dito, mga palangga, okay? Yung mga homeowners na nandoon na, okay? Ay, ito, December 6, 2023, may kopya tayo dito, babasahin ko na lang, palangga. Anyway, sobrang mahaba na. Okay, hanggang dyan lang yan. Ganyan si Kuting at si Lisa Smugs. Ang mga appointed niya ay puro may bahid sa korupsyon, may mga kaso. Kasi mismo siya, si Kuting nga, hindi makapagsalita about sa droga dahil siya mismo pulburonic din. Ganyan lang yan. Kaya talaga itong gobyernong ito ay pinaka-inutil sa lahat ng mga presidenteng nakaraan. Pinaka-inutil pa kay Noynoy Aquino noon. Mas masahol pa ito si Kuting ngayon. Grabe. Grabing panluluko. At ikaw, Lisa, wala ka ng lusot kay Maharlika sa ginagawa mo? Ha? Na famous na yung pangalan mo. Napablatter ka na ni Maharlika. Oh. Ayan, mas matalino pa pala si Maharlika kaysa iyo. Lumaban ka kasi ng patas. Ha? Lisa Smugs, sagutin mo ang lahat ng pinagsasabi ni Maharlika, or else kung napikon ka, kasuhan mo si Maharlika para magkaalaman kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Pero, booking ka kasi kaya gusto mong ipagurgor si Maharlika. Ngayon, nagpapagapang ka ng hitman sa Amerika para gurgurin o harasin si Maharlika. Ang galing-galing mo. Tandaan mo ito, Lisa Smugs. Tandaan mo. Hindi ka magtatagal dyan sa power mo. May araw ka rin, kakarmahin ka sa mga kalukuhang pangbababoy sa ginagawa mo sa bayan ng Pilipinas. Hanggang dyan na lang. Manigas kayo ni Kuting.